puso ay sumabit. Yeah. Pero sa hotay ni Bibig, ang kapitel sa dahil, lagi na lang kaming inisipit. Bit-bit ang gitara at palol, sumugod sa tanggapan ng Department of Labor and Employment ang iba't ibang uri ng mga manggagawa at militanteng grupo para mangaruling o mamasko. Kinakalampag nito si Labor Secretary Silvestre Bello III para ibigay na ang 13th month pay ng mga manggagawa. Hanggang ngayon daw kasi, iniipit pa ang kanilang 13th month pay. Ayon kay Juliet Gutierrez ng Kilos na Manggagawa, dapat singilin si Bello sa mga pangakong aayusin ang kapakanan ng mga manggagawa. Pagsigaw sa harap ng dole, pero patuloy pong nagbibingi-bingihan si Secretary Bello at hindi tayo hinaharap. Pugpug na po ang mga manggagawa sa mga ibinababa ninyo sa amin. Pero ngayon, muli, hindi po kami nawawalan ng pag-asa, pero hindi rin po kaakibat nito ang pagmamakaawa dahil ito po ay karapatan naming mga manggagawa. Ibigay ninyo ang nararapat 13-month pay para sa mga manggagawa dahil ibinibigay po namin ang sapat na lakas para sa inyo. Sa panig ni Elmer Labog ng Kilosang Mayo 1, sinabi nito na may 10% ng mga manggagawa sa Metro Manila ang hindi pa nakatatanggap ng kanilang 13th month pay. Ilang araw na lamang anya ay Pasko na. Yung sumasampalang sa amin ngayon, mga meron na kaming nakolektang mga 10% ng buong manggagawa sa Metro Manila pa lamang yan. Ang tingin ko, kung papasok pa yung mga datos mula sa mga probinsya, higit na mas marami kaysa natatanggap namin 10% ng workforce dito sa Metro Manila. Sila yung mga hindi pa nakatanggap ng 13-month pay? Hindi pa nakatatanggap sa batas. At in practice, usually binibigay yan June at December. Pero lilitaw, maraming reklamo ang sumasampa ngayon na hindi sinasakatuparan ang pagbibigay ng 13-month pay. Bagkus, tinatanggal sila, no? Lalong-lalo na yung sektor na kontraktual ang mode ng paggawa. Kaya yun ang dahilan kung bakit sa araw na ito ay nagkaroon kami ng collective caroling ng mga manggagawa upang hilingin na kagyat na umaksyon ang Department of Labor and Employment sa mga problema ang ibinudulo. Sinabi pa ni Labog na nakabuo sila ng kanta na pang-caroling para isalamin ang panawagan ng kanilang hanay na bayaran na ang kaukulang benepisyo. Hindi po ang reklamo na natatanggap ang mga manggagawa. Kausapin ng hindi pagbibigay ng sahod, tuloy-tuloy ng posisyon ng kontraktualisasyon, yung hindi pagbibigay ng ayuda, 13th month pay, at yung tumitinding panggigipit sa maraming manggagawa sa mga maraming pabrika na nais magtayo. Sa mga tweet, ito po ay sa di walang Pasko, nagtipon-tipon ang mga manggagawang may problema galing sa ibang pabrika, lalo-lalo na sa mga construction firms, ano? At nag-compose ng isang kanta, pag-caroling, na ang inaasahang tugon ay hindi naman pera, hindi naman limos, kundi yung mga panawagan ng mga manggagawa na dapat sagutin at aksyonan agad ng Department of Labor and Employment. Kaya ito ay usapin ng dapat tiyakin yung mabayaran ang mga sahod ng mga manggagawa sa mga kumpanyang sinasamantala ang pagkakataon upang hindi mismo ibigay yung sahod ng mga manggagawa. Basic ito, violation ng Article 100 of the Labor Code, withholding wages and benefits ay bawal. Ano? So, ito po ay caroling sa kalagayang 9 days na lamang ang natitira. At lahat ng mga manggagawa nandito ay mga tinamaan ng mga iba't ibang problemang binigkas ko na kanina. So, hanggang ngayon, hindi bumababa si Department of Labor Secretary Silvestre Bello III upang sana ay magkaroon ng kagyat, no, na pagtugon doon sa mga hinaing at kagyat ng mga problema ng mga manggagawa sa kasal ko. Hindi lamang po ito expression ng kalagayan ng manggagawa sa Metro Manila, kundi sa maraming region ng ating bayan. Kaya inaasahan po namin ang kagyat na pagtugon ng Department of Labor and Employment sa panguna ni Secretary Bello bilang handog, no, sa mga manggagawa itong darating na Pasko. Wala rin anyang kwenta ang mga pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na wawakasan ng endo o kontraktualisasyon sa hanay ng mga manggagawa.
Pangulong Duterte? Abay, walang visa yun eh. Walang kwenta, so, to say the least. Hindi naman ito nakakatugon doon sa totoong kalagayan ng mga manggagawa na nagtatapos maski sa endo man lang. Ano, yung 555 na tinatawag namin. Lalong-lalo na itong patumanggang implementasyon ng eskemang kontraktualisasyon na nagiging sanhi ng kagyat na pagtanggal sa mga manggagawa sa maraming pabrika, lalong-lalo na marami ang gumagamit sa pandemic bilang rason upang sipain ng mga manggagawa, hindi bigyan yung kanilang batayang sahod at benepisyo, at marami pang mga naipanalo ng benepisyo in the first place ay nabalab sa kasalukuyan. Kaya malukot, no, na Pasko ito para sa mga manggagawa Pilipino kung hindi ang kagyat na makatutugon ang Department of Labor sa mga batayan at mga lehitimong hinaing na ito ng mga manggagawa. May ilang minuto rin na nagsagawa ng kilos protesta ang grupo sa labas ng tanggapan ni Bello. Subalit bigo ang mga ito na harapin at pakinggan ng kalihim ang kanilang hinaing. Kaya naman, idinaan na lamang nila sa isang kanta na pangkaruling ang kanilang pagkadismaya. Tayo na pinaban, isip ko mga panawagan, sahot at benepisyo, ibigay na ninyo sa manggagawa. Sahot at benepisyo, ibigay na ninyo sa manggagawa. Sahot, benepisyo, trabaho, at karapatan, ibigay naman. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.